14th floor. Isa akong single mom. Night shift ako sa isang call center sa Makati. 2 AM ang break ko noon kaya bumaba muna ako ng building para humitik ng sigarilyo. Kahit nakasuot na ako ng napakakapal na jacket, tagus pa rin yung lamig ng hangin hanggang buto. Ilang sandali, di ko na namalayan ng oras. Tapos na ang break ko kaya bumalik na rin ako agad sa building. Nakasalubong ko ang dalawang security guard sa lobby at mukhang walang masyadong tao kaya pinindot ko na ang up button sa elevator. Nag-iisa lang ako sa loob ng elevator ng mga oras na yon at naisip ko ang anak ko na pinapalaki ko mag-isa. Nagtatatlong taon na pala siya. Tahimik lang akong nakatayo at naghihintay sa loob ng elevator nang biglang tumigil ito sa 14th floor. Bumukas ang pinto nito ngunit wala namang tao sa labas na naghihintay. Napakadilim at tahimik ang buong opisina sa 14th floor. Wala rin katao-tao. Tanging ilaw lang ng elevator ang nagsisilbing liwanag sa buong palapag. Nang bigla kong naalala na wala palang 13th floors sa buong number, sa mga number button sa loob ng elevator dahil malas daw ang numerong ito. Kaya pagtapos ng 12 ay 14 agad ang makikita mo sa buttons ng elevator. Pero kahit baliktarin mo ang mundo, 13th floor pa din ang 14th floor. Pipindutin ko na sana ang close button nang biglang may narinig akong tawag mula sa boses ng isang lalaki. Sadali! Hindi ko naaninag ang mukha nito dahil sa bilis ng pagpasok nito. Sa isip-isip ko pa nga ay hindi man lang siya nag-thank you. Napansin ko rin na hindi siya pumindot ng number button. Siguro parehas lang din kami ng floor kaya dumiretso na lang siya at pumuesto sa likod ko. Nakakabingi sa sobrang tahimik sa loob ng elevator habang papaakyat ito. Sinilip ko ang lalaki sa likod ko, ngunit nakayo ko siya at nakatalikod rin siya sa akin. Maayos naman ang kasuotan niya. Nakaitim na slacks at asul na polo. Nang biglang napansin ko na may hawak siya sa kanyang kanang kamay at sobrang higpit ng pagkakahawak niya ay nagdurugo na ang kamay niya. Kinabahan ako at bigla, ngunit hindi ko na lang ito pinansin. Hanggang sa narinig kong sumipol ang lalaki sa likod ko. Sumisipol siya ng isang masayang tunog at habang ginagawa niya ito ay biglang tumaas ang dugo ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon dahil sa takot. Nasusuffocate ako. Hinahabol ko ang hininga ko at habang palakas ng palakas ang pagsipol niya, ay mas nahihirapan akong huminga. Naninigas ang buong katawan ko at pakiramdam ko ay mabawalan ako ng malay. 21. 22. Sa wakas ay nakarating rin ako sa opisina. At agad na lumabas sa loob ng elevator. Nakahinga na rin ako at maluwag ngunit paglingon ko sa elevator ay wala sa loob. Wala ang lalaki na dapat ay kasabay kong bababa hanggang sa sumara na lang ito. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!